Magandang araw muli mga kapwa ka OFW, lalong-lalo na yung mga OFW sa gitnang silangan at sa bansang uman. So this video is tungkol sa vaccine certificate. Kung paano po ninyo i-verify o kaya i-check yung vaccine information nyo at saka ma-check na rin yung vaccine certificate nyo via Tarasud app. So anyway, kapag nakapagpabakuna na po kayo ng inyong first dose, usually po yan mag-appear na po sa inyong Tarasud app ano po yung vaccine information ninyo. Most of the hospitals at saka government vaccination center namimigay sila ng ganito, yan, immunization card for COVID-19 vaccine, ano po. So lalagyan nila yung pangalan ninyo dyan, civil ID, date of birth, address, nationality, name of institution, tapos yung date given, doses, saka number of name nung vaccine. Usually nagbibigay sila ng ganito para patunay na meron kayong bakuna o kaya first dose. So ayan, yan bibigyan kayo ng ganyan. But then of course meron din po kung anong mga some clinics and some private hospitals, wala silang binibigay ng ganitong card. Siguro, binigyan kayo ng resibo, yon, patunay na po yon na may bakuna kayo. But then, of course, kailangan nyo po talaga na patunayan na may bakuna kayo. So for me, dun sa private hospital kung saan ako nagpabakuna, wala silang ibinigay na immunization card. Ano? Automatic na kasi yan. Kapag in-encode na nila yung details ninyo, kasama yung civil ID at mobile number na nilagay nyo sa registration during your vaccination, magpapakita na po yan sa Tarasud app. Ano? Sa mga hindi aware, sige, ganito po siya. Download po muna natin yung Tarasud app para po magkaroon kayo ng idea. Okay. Search for that. Tarasud app. Ayan siya. Then install nyo lang po siya. Installing. Yan ano, yung app na yan, it's what you call this one, it's developed under the Ministry of Health. Ano. So actually yung Tarasud app na yan, diyan yung makikita yung vaccine information ninyo, vaccine details, at saka diyan nyo rin may da-download yung vaccine certificate nyo. Ano. So ayan, so pagkatapos yung install, of course, you just open the app. Pagka first time yung install kasi ito, magpa-pop up dyan, it will ask you your mobile number. Just enter your mobile number at saka it will give you an OTP. Pagka-login nyo po, ganito yung home screen. And then, of course, ang hinahanap po natin dito ay yung vaccine information natin, ano? Or kaya yung vaccine certificate. Paalala lang po, ano, na yung ginamit yung telephone number during your vaccination day, dapat yun ang ilagay yung number ito, no? Dahil nakakabit yung detalye nyo doon. Makikita yung vaccine information under this button, ano? Dito siya, dito sa case register. So ayan, as you can see, mag-appear na dyan yung pangalan ninyo, case ID o kaya registered public registration, tapos yung pangalan ng vaccine, kung ano yung vaccine na ginamit sa inyo, for example Pfizer, at saka sasabihin dyan, first dose, kailan yung first dose ninyo. For me is June 20, 2021, doon sa Oman International Hospital. So ayan po, ano, dyan nyo po makikita. Ngayon nasaan dito yung vaccine certificate, ano? Kung makikita nyo po ito, etong bandang ito, clickable po ito, yung green na yan. Yan, clickable yan. Just click that one and it will generate the certificate. Kung mabagal po yung internet ninyo, konting tiis lang po, ano, dahil maglo-load pa lang yan. So, yan. Ito na yung vaccine certificate ninyo, wherein nakalagay yung name, age, gender, nationality, civil number, at saka passport number. Ito, napaka-importante, ano, i-check nyo po yung passport number nyo kung tama po yan.
Yan. So, nakalagay din dyan. First dose, kailan kayo nabakunahan, vaccine name, at saka yung hospital. Tapos, mayroon dyan QR code. So, ngayon, ito napaka-importante, ano, may download button dito. Pag i-download nyo po yan, it will save as a PDF file. So, isi-save nyo na lang siya. Then, pag meron na yan sa inyong phone, pupunta lang po kayo kung saan nyo sinave. Let's say, for example, sa akin, nasa downloads. Tingnan natin. Yan. Vaccine Certificate Tarasud. Just once, Adobe PDF. Yan. So, ayan na po yung vaccine certificate ninyo. Napaka-importante po ito, ano, dahil sa mga susunod na mga araw o kaya darating na mga buwan, kung kinakailangan ito during our travel, kailangan ninyong i-save ito at kaya i-screenshot o kaya may iba pang paggagamitan ng vaccine certificate nito. So, ngayon, siguro, nagpa-vaccine na kayo, ano? So, ngayon, there are cases na nagpabakuna na kayo pero after 3 to 5 days hindi pa rin nag-a-appear sa tarasod ninyo, ano, pag chineck nyo dun sa case register. There are some cases, ano, lalong-lalo na ako, ito personal experience ko, ano, dahil nagkamali ng pagka-input yung number ko. So it's been how many days hindi pa rin nag-a-appear sa aking tarasod app yung vaccine information ko. So kailangan nyo lang gawin, i-ready nyo lang po yung labor card ninyo at saka passport copy ninyo. And then, tumawag po kayo sa number na 2235-7425 o kaya 2235-7426. Sa MOH po yan, ano? Tatanungin lang nila kung anong problema nyo. Explain nyo na lang po yung problema ninyo na hindi pa rin nag-a-appear sa tarasud yung vaccine detail ninyo. Bigay nyo lang yung telephone number ninyo at saka yung labor card number ninyo. Then from there, i-update na po nila. Then, kailangan nyo lang i-reinstall o kaya i-refresh yung Tarasud app ninyo. Mag-appear na po doon yung vaccine details ninyo. So, yan. So, ganun lamang po, ano. From that Tarasud app, pupunta lang po kayo sa case register, makikita na po ninyo dyan yung vaccine details ninyo, and then from there, vaccine certificate is also there. Yan, generate a vaccine certificate, download for your own copy, save nyo na lang po, kaya screenshot nyo yan. That is very important, ano po. So, yeah, that's it. Kung meron po kayong katanungan, ay lagay nyo lamang po sa ating comment section. We will try to answer them. Basta po alam natin o kaya may idea tayo sa inyong mga katanungan. Kung sa tingin nyo nakakatulong itong simpleng video ng ito, just click the like button and pakishare na rin po yung ating video. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa ating channel, consider subscribing and click the notification bell para makita nyo kung meron tayong mga bagong video na inilalabas. So, yun lamang po, ano. God bless everyone and stay safe, and I encourage everyone na magpabakuna po para na rin sa ating kaligtasan at para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay and all the people sa ating surrounding. So, God bless everyone. Take care.